Genesis 2:15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Be kind to earth. Inilagay tayo ng Diyos dito sa mundo upang alagaan ang buong lugar, ang buong paraiso na kanyang nilikha. Salamat Panginoon dahil kayo'y mapagmahal. Binigyan niyo kami mga tao ng tahanan. Pati ang aming espiritu, ang aming puso ay tinatahanan ng inyong espiritu. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging matapat sa inyo, maunawa ang aming mga pribilehyo at tungkulin bilang mga anak mo na pinangangalaga ng iyong kalikasan. Father, teach us to worship you, to know you by being in our right place as custodians, as caretakers of your creation. Be our speaker, guide us, teach us. In the name of Jesus, your Son, we thank you and we pray for your leading. Be kind to earth. Unang-una, be kind to people. And of course, be kind to the home of people, to earth. The land, the water, the air, the plants, the animals, ang pag-aalaga sa kanila ay kasama ng totoong pagsamba sa Diyos, paggalang sa Diyos, na lumikha sa lahat ng bagay. So Genesis chapters 1 and 2, we see that God created the heavenly bodies, including the earth and everything in and on it. Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Mula sa kalaki-lakihang mga dambuhalang mga nilikha hanggang sa kaliit-liitang mga mikrobyo, hanggang sa kaliit-liitang mga amoeba, lahat yan ay nilikha ng Diyos. God owns all creation. Diyos ang tunay na may-ari ng lahat. Tayo'y nakikigamit lang, kaya lumugar at huwag abusado. God, as creator owner, must be respected. Disrespect against creation is disrespect against the creator. Humans are to care for the earth. Tayo ay taga-pangalaga. Genesis 1:26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maahong o mailap, malaki o maliit. So tayo daw ay mamamahala na nagmumula sa salitang bahala na pinagmula ng salitang bathala. Sa ancient Tagalog, pagka inispell mo yung bathala, madadrop yung T. Kasi lahat dapat ng consonant, may kakambal na vowel. Kaya yung bathala, nagiging bahala sa baybayin. Pag inispell natin yan, bahala. Nadadrop ang mga consonants na walang kakambal na vowel. Kaya yung bahala, ibig sabihin nun bathala. Hindi yan kesera-sera, what will be, hindi kahit ano na lang. Kasi pag sinabi ng nanay na naghihingalo sa kanyang anak, anak, ikaw na ang bahala sa iyong mga kapatid. Hindi yun ibig sabihin eh, bahala ka lang, walang kwenta kung ano mangyari. Ibig sabihin, pag-aralin mo sila, alagaan mo sila, ipagtanggol mo sila. Pag sinabi mo sa iyong kapatid na akong bahala sa iyo, ibig sabihin, mamahalin kita, ipagtatanggol kita. At yun ang pinagmumula ng salitang pamamahala. Tayo daw mga tao ang mamamahala. Ibig sabihin, mag-aalaga tulad ng ginagawa ng bathala ng Diyos na lumikha, na siyang tawag ng ancient Filipinos sa Diyos na lumikha. Genesis 2:15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. At kung yan ang gawain ng taong nilikha ng Diyos, ang mga mananampalataya, the church, dapat gawain din yan among many other things that we should be doing. Kasama yan sa bilin. In fact, this is the first commandment. Bago pa dumating yung Exodus 20 na may commandments, unang-una na,
iniutos dun sa nilikha, paalagaan nyo ang sangsinukob. And when you amplify the meaning of pangangalaga, it is to serve and to guard and to protect. Kaya sabi ng Numbers 35:33, do not pollute the land. Of course, the original meaning is do not pollute spiritually, but it's not so hard to extend it to do not pollute physically, because even the ancient peoples were given by God so many rules how to keep the land physically clean. Mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, mga nilikha ng Diyos, lahat tayo, we are to keep the environment clean. It's part of godliness. You cannot say you worship God, tapos kalat ka ng kalat dyan. We must biodegrade and return everything to nature. Dapat lahat bumabalik, nagre-recycle. Because since the world was created, everything depended on recycling. Lahat nare-recycle lang. Hihinga ka ng oxygen na galing sa halaman, ang ilalabas ng iyong lungs ay carbon dioxide na pupunta sa halaman, hihinga siya papalabas ng oxygen, so naghihingahan kayo ng halaman at ng mga hayop at mga tao. Nare-recycle lang yung hangin. Naiiba ang kanyang composition pag pumasok na sa halaman o pumasok sa lungs ng mga tao at mga hayop. So, we are not to produce and promote the use of non-biodegradable things tulad ng mga plastic na napakatagal bago bumalik sa kalikasan kung bumabalik pa. E kinuha mo yun sa kalikasan tapos hindi mo ibabalik, hindi mauubos yung kalikasan tapos mapupuno ka ng basura. Jeremiah 12:4, hanggang kailan pa mananatiling tigang ang lupain at tuyot ang mga damo sa parang? Nagkakamatay ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao doon. So may responsibility ang mga tao, be it moral or be it biological, physical. Nahahawa ang mga ibang nilalang dahil sa kapabayaan ng tao. Stop or minimize dependence on single-use plastics. At yan ay nagigising na ang mundo tungkol dyan. Yung isang pirasong supot, isang gamit mo lang tapon. Pag nagpunta sa ilog, pag nagpunta sa dagat, yung mga isda na sumusuot doon, mga isda hindi marunong umatras, ay malulunod na at mamamatay na sa loob ng plastic na yan. Stop and minimize the use of needless, elaborate packaging. Pag nagre-regalo, huwag ng tatlong balot, may tape pa, may ribbon pa, may kung ano-ano pang nakakabit. Iabot nyo na lang diretso, madali pang makita ko ang laman. O ibalot nyo sa dyaryong nabasa na, sa mga recycle tayo. Dapat ganun na ang pag-iisip ng tao. We should stop the use of polluting cleansers, detergents, soaps. When I was in college, a friend of mine who was in a higher class, ang kanyang thesis is how panglabang sabon or detergents pollute the water system. Alam nyo ba na bawat bula, bawat piraso ng panglabang yan, pag pumasok sa ilog, sa lawa, inuubos niya yung oxygen at nasusuffocate ang mga isda. Tapos labakan na labas sa ilog, gusto pa maraming bula. Yung pala pinopollute mo sa bawat pagbula ng iyong buhok sa shampoo, sa pagbula ng iyong mga hinuhugasang plato, sa pagbula ng iyong laba, laba ng laba, we are poisoning the water system of the earth. Dapat magkaroon ng alternative products para gamitin. Nung araw naman, wala eh. Ang panghugas nga nung araw sa mga plato, abo. Makakakita tayo ng paraan kung gagawin lang natin ang paraan. Reuse and not just discard things. Mga itinatapon natin ng mga electronic waste, mga sirang telepono, mga sirang ganito, sirang ganun. Ano mangyayari dyan sa mga yan? Jeremiah 18:3-4, kaya nagpunta naman ako at dinutnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. So nagre-recycle o hindi nag-click, nasira ang shape, ibahin pero gagamitin uli. Reuse anything and everything that can be reused. That's part of worship. Reuse clothes, bags, accessories. Hindi kailangan laging bili ng bago. Pag may bagong gadget, hindi mo kailangan bilhin kasi hindi ka natitigil ng kabibili. Reuse even the other side of paper. I know a governor in one province, ang policy niya sa kanyang
opisina, wala siyang babasahing papel na dumadating sa kanyang mesa at wala siyang pipirmahan na hindi gamit na yung likod. Gusto niya puro recycled paper ang gagamitin ng empleyado sa Kapitolyo pag gumagawa ng mga papel. So titingnan niya, gamit na ba itong likod nito? Recycle ba ito? Tsaka lang niya babasahin. Minimize buying new things. Do not buy just because you can afford it. Kasi pag bumili ka ng anumang bagay, kailangan na ng raw material. Yung raw material kukuhanin sa bundok, sa gubat, sa lupa. Inuubos natin ng raw material para sa iyong ika-isang daang bag. Kailangan mo pa talaga ng 100 bag. Napaka-importanting isipin yan. Papatay ka ng mga hayo para kunin yung leather. Kukuha ka ng mga material sa mga mina para gumawa ng mga buckles. Gagawa ka ng chemical para kulayan yan. Can you imagine how much you pollute the earth with every bag in your collection? Pwede namang isa na lang na bayong para sa lahat. Pagka nabulok pa, babalik sa lupa. Do not throw away food. Yan ang isang malaking dilema ng hotel industry, mga restaurant industries. May shelf life yung food nila, tapos dapat itapon. Tapos ang daming gutom. Tapos kabawat halaman, kabawat gulay na nasa salad, lalagyan ng fertilizer. Bawat baka, bawat baboy, bawat karneng nandun na bilang elemento. Ilang gubat ang kinalbo para magkaroon ng grazing field ang mga baka. Kaya nga nauubos ang Amazon forest. Kakakain natin ng baka, kakakain natin ng steak. Inuubos ng mga ranchero ang mga gubat para dun manginain yung mga baka na yun. Napakalaking effect sa planet ang bawat isang baka na kailangang palakihin, bigyan ng mga damo, kakain siya ng maraming damo, tapos kakainin natin yung baka na nilagyan ng maraming gamot, maraming turok para lumaki, para tumaba, para ganito at para ganon. Ba't di na lang natin diretsyong kainin ng damo? Salad ah. Para hindi na kailangan yung baka sa food chain. At mas marami pa na makukuha mong nutrients kasi diretsyo from the sun and from the soil yung nutrients, hindi dumaan sa katawan ng hayop, tapos kakainin lang yung hayop. John 6:12, nang makakain na mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin niyo ang mga lumabis ng di masayang. Kita niyo, naghimala ang Panginoon, himalayo na, ang dami, pero pati yung mga natira, ipinaipon niya para hindi sayang. Sa restaurants, anywhere, do not order more than what you can eat. Lalo sa eat all you can, you want to die at once? Dalasan nyo yung eat all you can. Bakit kailangan eat all you can, not hindi eat what you need? Can you imagine na nakaka-insulto yun sa sir, eat all you can? Ano pala kayo mo sa akin? Di ba? Lahat ng kaya ko isaksak sa akin, babagsik na sikmura, lulunukin ko. Dahil eat all you can? Di ba nakaka-insulto sa ating pagkatao? Eat what you need. And at times, you may eat what you want. Pero yung eat what you can. Kaya nakita mo, bundok-bundok yung mga plato at sa dami ng mga abusado o bawat isang sobra dyan, meron ka multa. So nailagay mo na sa plato mo para hindi ka papagmulta, lululunin mo na lahat. Not good. And do not put everything on your plate in buffets. Ang dami natitira. Lalo yung mga plated sa mga buffet na wedding, mga buffet na handaan. Ang konti-konti naman ang kinakain ng tao, ang daming tira. Do not fill up your glass beyond what you will drink. Bihirang-bihirang tao, inuubos yung laman ng baso. May kalahati, may one-third. E yung kalahating baso, pa pinagsama-sama mo lahat ang basong may natin ng kalahati, mapupuno ang anggat dam. Can you imagine all the wastage? So recycle everything. Mga anak ng Diyos, part yan of holy living. Recycle especially water. Mula nung nilikha ang mundo hanggang ngayon, not one drop of water came out or entered the universe. Entered the earth. Recycle ang lahat. Ang ininom niyong tubig kaninang umaga, pinaghugasan siguro ng paa ni Cleopatra. O ihi ng palaka. Paikot-ikot lang ang lahat. Ecclesiastes 1:7, lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Bakit? Kasi nag-evaporate. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan,
upang muling umago sa patungong karagatan. You see, I mean, Ecclesiastes 1:7 is talking about the water cycle. Long before science determined the method of water cycling and recycling. Pabalik-balik, paulit-ulit ang lahat. Kaya tayo kain ng kain ng karne, kain ng kain ng gulay, ng mga halaman, kain ng kain ng ano. Dapat tayo pag namatay, magnas. Para bumalik tayo sa lupa at pakinabangan ulit tayo ng mga damo, ng mga papaya, maging prutas ulit tayo, makain ulit tayo iba. Yung tinatawag nila na the cycle and circle of life. Kumakain ka, kinakain ka, paikot-ikot lang. Eh yung napaka-selfish mo naman kung nakapreserve yung bangkay mo for 2,000 years. Hindi ka nababalik sa lupa. Yung mga kinain mo, hindi nababalik. Kailangan bumalik. So recycle and reuse water at home. Kung magpapagawa ka pala ngayon ng bahay at meron kayong kakayanan, magandang yung bubong nyo, lahat ng tubig ng ulan na tumutulo doon, lumalaglag sa para mga kanal na katapat ng bubong, nagpupunta sa isang munting balon na ipunan nyo ng tubig, na pwede nyo ipandilig, pwede nyo ipanghugas ng kung ano-anong hindi naman kailangan inumin. Collect rainwater, sayang. Catch bathwater and reuse it. I have known of people na pag naliligo sila, lalo tabo-tabo yung paligo nila, nakatungtong sila sa malaking batya. So pagkapaligo nila, puno na yung batya, pang-flush nila ng toilet. Wise. Very wise. At mga kapatid, save water kahit sa hotel showers, kahit libre, kahit sa gym, kahit saan. Kasi tubig pa rin yun. Yung tubig na sinayang mo sa hotel, tubig na nasayang para sa buong planeta. Huwag mo lang tipirin yung dumadaan sa iyong kontador. Kailangan lahat ng tubig tinitipid. Water is not exclusive to us. Psalm 104:10-12, He makes springs pour water into the ravines. It flows between the mountains. They give water to all the beasts of the field. The wild donkeys quench their thirst. The birds of the sky nest by the waters. They sing among the branches. Maraming nakikinabang sa tubig, kaya kailangan i-conserve. Isaiah 55:10, As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Ang tubig daw na tumutulo bilang ulan, bilang mga patak ng ulan, ay hindi babalik doon sa himpapawid hanggang hindi nito nagawa ang misyon. Hugasan ng mundo, diligyan ng mga halaman, painumin ng mga nilalang, tapos babalik siya uli, malinis na naman because of evaporation and through condensation, nagiging handa na naman siyang bumagsak bilang ulan. Paulit-ulit, pabalik-balik. Tapos sa mga tao, pinupulyot ang hangin, puro pulyotant at lason sa hangin, pagdaan ng ulan na bumababa, sana sa lupa, nakakatanggap at nadidikitan ng mga pollutants in the air, bumabagsak sa atin as acid rain. Ang halaman na mabagsakan, nasusunog, pag tinamaan ng yung balat, magkakaroon ka ng kung ano-ano mga buni kasi marumi yung hangin na dinadaanan ng tubig. Sino may kasalanan? E di tao na naman. Very interestingly, according to studies, water has memory. Proven yan by scientific experiments. Water remembers what was dissolved in it. Na kahit diluted na, na halos hindi mo na matitrace, natatandaan pa ng tubig kung ano yung dinissolved sa kanya. If diluted to a degree that nothing of the original dissolved molecules remains, the water will remember it. There were experiments. Human antibodies were dissolved in water and diluted until none of the original antibodies were present. Now, while the same blood cells were put in the same water, these cells responded as if the antibodies were in the water. Continue na intindihan. Palampasin nyo na. Ang mahalaga na iintindihan ng tubig ang lahat ng nahihipo niya, lahat ng come into contact with the water, natatandaan niya. Kaya ngayon, ginagamit na sa high-tech sciences ang tubig bilang component of many super high-tech instruments because water remembers. In this very interesting book called The Secret of Water by Nasaru Emoto, ang dami nilang experiments, nakita nila na ang tubig ay nakakausap. Water reacts to environment. Water reacts to human words, human language, and emotions. May mga tubig
na pinupuri nila, pinasasalamatan, tapos i-freeze. At pag-frozen na, tinitingnan nila under very powerful microscopes yung mga molecules niya at yung mga formations niya as crystals. Ang gaganda ng formation para mga parol sa Pampanga. Pero pag yung tubig, minura-mura nila, pinintasan. Tapos i-freeze, tinignan nila sa microscope yung mga components, durug-durug, wasak-wasak, pangit-pangit. Kaya pala dapat nagpapasalamat ka. Salamat Lord sa tubig. Thank you tubig, iniinom kita. Naliligo ka. Thank you tubig. Wow, masarap mo naman tubig. Kasi gumaganda siya lalo. Papagandahin ka rin niya. Pero may tubig kang katawan. Ayoko naman tubig na ito. Tabang-tabang. Diba? Ayoko sa tubig na ito. Papangit siya lalo. Parang tao nagre-respond. Pag pinupuri, there are beautiful formations. Pag pinipitasan, chaotic formations. Nakikinig pala sila. I was talking to one very prominent leader of the church the other day. At nung binanggit ko to, sabi niya, kaya pala, alam mo kapatid, sabi niya, minsan naliligo kami sa beach, nag-enjoy kami sa malaking alon. Eh ako sabi ko, Mor, lumaki talaga yung alon. Sabi ko, Mor, hanggang inanod kami, butik na kami nalunod. Sabi, hindi mo pala dapat sinasabi yun, nakikinig. Sabi ko, hindi mo bala na si Jesus nga, pinatigil niya yung bagyo, tumigil eh. Nakikinig, di ba? May power talaga. Marami tayong hindi alam. So may kaharap kayong tubig o inumin, huwag niyong pintasan. Lalo't kung kailangan niyo rin namang inumin. Huwag niyong pinipintasin yung pagkain, nakakain niyo. Ano bang pagkain ito? Tabang-tabang. Habang kinakain niyo siya, purihin niyo para lalo sumarap. At nung nalunok niyo, nasabi niyo, joke. O dito naman siya papangit pag nasa loob. Our environment responds. So respect water. Si Jesus nga, tinawag na living water. Alam nga namang walang kwenta yung tubig para gawin siyang comparison kay Jesus. Recycle air. Very important. Job 37:12-13. At His direction, they swirl around over the face of the whole earth to do whatever He commands them. He brings the clouds to punish people or to water His earth and to show His love. So nakita niyo yung hangin, yung mga ulap, lahat yan nagagamit na instrument to be a blessing or to discipline and even to punish. Inhale fresh air. Mga kapatid na sobrang nasasayang, nasasanay sa air-conditioned rooms, there are studies. Whenever you can, get out of the room and inhale fresh air. If the air around your house is not fresh, make it a point to go to the mountains, to go to the provinces every once in a while, and just feed on fresh air to make yourself healthy. Breathe outdoors. May tinatawag na ngayon na forest bathing. Pupunta ka lang sa gubat, maglalakad ka doon, minamahal mo yung mga puno, they love you back, you inhale fresh oxygen, and it is very good for your health. And very important, mga kapatid, ha? Exhale clean air. Yung, ang sari-sariwa ng hangin nang mag-inhale ka, tapos pag-exhale mo, nakakamatay ng insekto. Anong nangyari? Yung malinis na hangin, pagpasok sa lungs mo, paglabas, ang dumi na. Di, ang dumi ng lungs mo pala. Ang dumi pala nung lalamunan mo, ang dumi pala nung mga gilagid mo dyan. Kaya kailangan nililinis natin ating buong katawan para pag inhale mo ng malinis, pag exhale mo, malinis pa rin. Pananagutan natin yon. Exhale clean air. Cleanse your body. Do not poison the air with insecticides. Sino sa inyo mahilig mag-spray? Insecticide, insecticide, insecticide. Alam niyo yung salitang may C-I-D-E sa dulo, side? Ganon din yung suicide. Nakakamatay ang lahat na may side sa dulo. Kaya mga pesticide, insecticide, suicide. Tapos mag-i-spray kayo ng lamok, patay. Mag-i-spray kayo ng langaw, patay. Kung size niyo ang lamok at langaw, patay din kayo. The only reason why you don't die is you have bigger lungs. Pero kung ang dami nyo nang naspray na nagawa, paulit-ulit, in proportion to your size, para na rin kayong lamok sa dami nang naspray nyo, you will soon die. Kasi nakakamatay. Iaanin po namin yung mga insekto. Well, screen your house, magkulambuka, and use insect repellents. Mga halaman na nagpapaalis ng hayop, hindi na pumapatay. Tinataboy lang nila para hindi mo katabi. Kasi ang nakakamatay sa insekto, nakakamatay din sa'yo. Lalo may mga baby ka sa bahay, may mga may sakit sa bahay, spray ka ng spray, nalululun mo rin yun. Pumapasok yun sa lungs mo, in proportion lang nga, mas malaki yung lungs mo, kaya mas matagal ka mamatay. Pero mamamatay ka rin pag hindi mo tinigilan yan. Conserve Earth's resources.
replenish, restore the earth's nutrients. Ang lupa, pinagpapahinga. Pati nga pagtatanim, pinapahinga mo yung lupa eh. Nung araw, utos ng Diyos, tuwing ikapitong taon ng pag-aani, isang taong nakapahinga ang lupa. Ipapahinga din. Leviticus 23:3-5, anim na taon ninyong tatamnan ang inyong bukirin at aalagaan ang mga ubasan. Ang ikapitong taon ay taon ng lubos na pamamahinga ng lupain. Isang taong nakatalaga para kay Yahweh. So yung iniutos ni Yahweh na pahinga, hindi para utusan kang walang kang gagawin, wala kang gagawin, kundi para mapahinga ka. So kung ano yung nakakapahinga sa'yo, yun ang mabuti sa'yo. Pati lupa, pinagpapahinga. Huwag ninyong tatamnan sa taong yon ang inyong bukirin sa patuloy ng verse. At huwag pipitasan ang mga punong ubas na hindi naaalagaan. Hayaan lang sila. Huwag greedy. Ngayon kasi ang agriculture, dati nag-aani ka once a year ng palay, gagawing dalawa, tatlo, kung pwede sanang pito, gagawing pito, talaga papagurin na husay yung lupa hanggang mamatay yung lupa. Lalagyan ng mga artificial na pataba. Ang mga halaman, lalagyan ng mga artificial na insecticide at pesticides na pag inandod ng ulan patungo sa mga ilog, you poison the water, you poison everything because of our greed. Apply this. Do not abuse and deplete the soil. Do not over-cultivate. And avoid and minimize the use of chemical pollutant fertilizers. Dapat organic ang mga fertilizer, hindi yung pollutant. Napatubo nga yung halaman mo, ang daming bunga, pero after 3 years, yung lupa mo, patay na. Avoid and minimize the use of insect and weed killers. They pollute the water system. Nung araw, we have projects sa Ifugao Rice Terraces. I was encouraging them to plant tinawon again. Kasi yung kanilang native variety is the best for that place. Pero tinuruan sila ng mga internationally trained technicians na magtanim ng mga high-yielding, multi-cropping rice. Pero kailangan ng insecticide, kailangan ng fertilizer. So they pollute the water system of the rice terraces that goes to the rivers na pinagmumulan ng kanilang protein na fish. Maraming repercussions pagka hindi mo binalance yung natural way. So spare food for others. Leviticus 19:9-10, kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang mga nasa gilid. At huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitas ang lahat ang bunga ng ubasan, ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan pa ninyo ito para sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ang tawag dito sa Tagalog, yung mga naghihimalay, yung mga walang bukid, walang lupa, nag-aani sila ng mga naiwan sa inani ng may lupa. I remember this way back sa Bulacan. Mga lola ko may mga patanim. Tapos pag may mga ani, nakikita ko na may mga natitira. Tapos yung mga ibang mga tao doon sa paligid, sa bukid, puntahan sila doon sa mga taniman namin ng munggo, mga taniman ng ganito at ganyan, ng mani. Tapos hukay sila ng hukay. Kuha sila ng kuha. Ang dami nila nakukuha. Sa kuya, ang dami nila nakukuha. Ba't din natin kuhanin? Sabi ng lola ko, para sa kanila yan. Kaugalian din ng mga Pilipino nung araw yon, hindi mo inaani ang lahat para yung mga maralita may matira sa kanila, doon sila mag-aani. Sabi ng verse, ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ibig sabihin, mapagmahal ako, maging mapagmahal din kayo. Ako nag-uutos ito, so sundin nyo. Magpakain ng mga gutom, be creative. Pinapangarap ko makakita ng kahit fast foods na food outlet na nandito yung mga customer, bumibili sila, nakapila. Tapos may isang section doon na may mga nakapilang hindi nagbabayad. Kasi pag nagbabayad ka, pwede mo sing, oh, magbabayad ako ng 1,000 nung nakapila doon. Hanggang lahat sila magkaroon din. Ang sarap kumain sa ganun na, yung kakain ka, magbabayad ka para sa food mo, tapos may nakapila, nakikita mo na yun yung charity pila. Oh, magbabayad ako para doon, sino man yung nasa pila, o meron na siyang food. And I'm sure many people will be glad to give. So let food customers buy food for the hungry. Meron kang lane for the hungry para sustainable lang iyong mga love ministries. Kasi kung puro ikaw lang yung magbabayad doon, baka maubos na yan next week. But if you give opportunities for others to feed people, many people will be very glad to do that. Importante, kung may baon kayo, meron kayong extra baon na sandwich, extra baon na biscuit, pag may nakita kayong gutom, ibigay nyo. Dahil yun ang gusto ng Diyos, that we share food. And of course, spare food for animals. Psalm 104:14,
You let the earth produce grass for cattle, plants for our food. So, sabi niya, kailangan merong para sa cattle at merong para sa atin, hindi tayo lang. For the sake of animals, care for the land. Pag sobra tayo naglagay ng mga insecticide, pinapatay mo lang yung kulisap ng iyong palay, pero namatay lahat ang kulisap, pati mga bulate na apektuhan. And now the world is running out of bees. Sa takot natin sa bee na matusok tayo at makagat, inuubos natin ang mga bees. Eh, bees ang nagpo-pollinate ng mga bulaklak. Pagka hindi yan na-pollinate, hindi sila mamumunga. Mawawalan tayo ng buong pamumunga ng mga halaman. Kala natin, ganun-ganun lang yun. Nalipulin mo ang isang uri ng mga nilalang, maapektuhan tayo lahat. Avoid reckless consumption. Be wise in consuming. Be conservative. Proverbs 21:20, dahil sa pag-iimpok, ang bahay ng matalino ay napupuno ng kayamanan. Ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang, kaya wala at wala rin siya lagi. God will judge people as they use, as they abuse creation. Isaiah 24:4-5, the earth wilts away. Its mighty leaders melt to nothing. The earth is polluted because its people disobeyed the laws of God. Again, this is spiritual and material pollution. Jeremiah 2:7, dinala ko sila sa isang mayamang lupain upang tamasahin nila ang kasaganaan yon. Ngunit, dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nila mga gawain. Psalm 107:33-34, He turned rivers into a desert, flowing springs into thirsty ground, and fruitful land into a salt waste because of the wickedness of those who live there. Kita nyo ang nagiging bunga ng kasamaan ng tao, ang mga ilog nagiging disyerto, ang mga bukal nagiging uhaw na tigang na lupa, at ang lupain na mayaman nagiging akanimoy mga asinan na maalat na walang tutubo dahil sa kasamaan ng tao. Now, God didn't and God doesn't need to do this manually. Ah, masama kaso, tutuyuin kang ilog. No, because everything is an automatic. All the laws of God are set. And when it is broken, may automatic results. God does not have to step down from heaven to interfere. The bad will happen when we do the bad. So, kailangan maging responsable tayo. Revelations 11:18, the nations raged, but your wrath came. And the time for the dead to be judged, and for rewarding your servants, and for destroying the destroyers of the earth. Darating daw ang panahon, ang lahat ng namatay na ay huhukuman, ang lahat ng mga gumawa ng mabuti ay gagantimpalaan, at wawasakin ang lahat ng bumasak sa mundo. It's time to destroy everyone who has destroyed the earth. Panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig. May consequence. May masamang bunga ang pagpapabaya. The earth is just one. Yan lang ang bahay natin. Tapos magtatapo ka na dumi sa ilog, pupunta sa dagat. Akala mo ba lalayo yun? Nasa loob rin yun ang planeta. Why are we polluting the only home we have? We are polluting the air. Saan ka lilipat pag wala ka na mahinga? Inuubos mo ang gubat. Saan ka mag-agriculture pagka namatay na ang lahat ng mga halaman? Pinupulyot natin ang lahat ng ocean. Saan tayo pupunta pag na-poison yan? Akala nyo ba lalayo yan? Nandyan lang, paikot-ikot. It is the only island in this vast space of lifelessness that we have and we are destroying it. Wala naman tayong lilipatan. Padala ng mga spacecraft sa Mars, sa Moon. Ang atupagin natin, magtanim tayo ng mga halaman, linisin natin yung mga dagat kasi ito yung bahay natin. Ba't madudumihan ang sarili mong bahay? Why pollute and destroy your only home? Kailangan. Ang mga bansa, may mga nuclear weapon. Akala nila, pag pinaputok nila sa malayo, doon sa kalaban nilang bansa, eh nasa loob pa rin yun ng earth. Yung atmosphere, yung pa rin ang tatanggap ng mga laso nun, babalik din sa kanila yun, parang water, pabalik-balik. Akala natin, mapipigil mo ang dumi by national boundaries. May mga bansa pa nag-export ng basura. Bakit? Pagka ba nabulok yan dito sa lugar na ito, hindi ba sila maapektuhan? Dadalhin din yun ng hangin doon. We should all be responsible for the environment. And of course, aside from being kind to
people and to the earth, we should be kind to all the living. Be kind to animals. Kumusta ang score natin dito, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Diyos? Like humans, animals have intelligence. They are aware. They know. Job 12:7, if you want to learn, then go and ask the wild animals and the birds. Matatalino mga hayop. The animals came to Noah. Birds fed Elijah. And animals have feelings. Mayroon silang damdamin tulad ng tao. Crocodiles swim and have fun. Ostriches flap joyfully. Horses rejoice. And did you know that elephants have funeral rites for their dead? Pag may namamatay silang kalahi, tinatakpan nila ng mga sanga, ng mga dahon, ng lupa, inililibing nila ang kanilang dead. And yet people shoot an elephant just to get the tusk para lang magka-ivory. Mga anak ng Diyos, huwag kayong bibili ng ivory. Every purchase of ivory, inuutusan nyo yung nagtinda sa inyo na pumatay uli ng elepante para may mabili pa uli at meron silang pagkakitaan. Animals love their mates, their children, their family and friends. Kita nyo kung paano alagaan itong swan na ito yung mga anak niya. Meron ng sinasakyan, may takip pa sa ibabaw. Lions take care of their babies. Everybody, all of these animals are very caring parents. Respect animals. Do not objectify them. Huwag nating manhirin ang ating sarili para hindi natin maramdaman ang kirot na nararamdaman ng mga hayop pag tayo ay nagiging malupit. Animals do not belong in cages. They belong in the wild. Hindi sila bagay sa zoo. Animals do not belong in aquariums. Alam niyo yung mga seafood market, yung buhay na buhay yung mga isda, iluluto. Alam niyo ba na mula nung nahuli sila hanggang lutuin para sa inyo, hindi sila pinapakain? Wala silang nakakain kasi para daw hindi dumumi yung aquarium at saka para malinis ang kanilang sikmura at pag niluto, malinis, mag-enjoy ang customer. Pero the kindest thing you can do to a fish or a sea creature in the aquarium is to eat it at once because as long as it lives, it never eats. The agony only prolongs. Animals are not for entertainment. Hindi sila mga para patungtungin mo sa mga platito. Hindi sila para paglaruin mo ng bola. Animals do not belong in water fun areas. Hindi sila bagay dyan. Huwag kayong bumibili ng mga ganyang ticket. Huwag kayong nanonood ng mga ganyan. Kasi tuturuan nyo yung nagne-negosyo na humuli pa ng marami dahil malaki ang benta ng ticket. Animals are not for entertainment. Masyado tayong desensitized. Halimbawa, nakakakita tayo ng mga animals na i-deliver sa matadero. Animals that will be brought to butchering. We don't care. Hindi natin napapansin na lahat sila ninenervyos para sa buhay nila, malapit na silang mamatay, etc., etc. Balik tayo ngayon natin kung tao yung i-deliver. Tapos yung mga baka, kebs lang, wala sila pakialam. Kailangan palitan natin yung pwesto natin para maging sensitive tayo pamisa-misan. Pag sa supermarket, nakakakita ka ng mga karne, iba-ibang cut, iba-ibang cut. Imagine mo mga tao yung cut na yun at namimili mga baka. Diba? Anong gusto mo ngayon, iha? Ang gusto ko po ng tenderloin na tao. Diba? Gusto ko ngayon ng chop-chop-chop na mga ganito. We are so desensitized. Of course, kasama sa life, yung you eat, you get eaten. But what I mean is, ang dami nating abuses. By eating more vegetables, by eating more fruits, you have less need for meat. At imbes kinakain mo yung buong steak, pwede mo maging sahog na lang kung talagang gustong-gusto mo. At least, konti na lang. Imbes limang baka yung kinain mo buong buhay, isa na lang. Malaking tulong na rin yun. Hindi ka naman kailangan maging absolute vegan, but you can help. Now, animals are loved by God. Mahal ng Diyos ang mga hayop. Matthew 6:26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Think of feeding animals, not just eating them. Kung meron kayong bintana, maglagay ka ng isang palangga ng tubig every day para may mga ibong dumapo, makainom sila. Kasi wala na silang mainom ang batis doon sa buong Metro Manila. Kahit tubig sa estero, ayaw na nilang patulan.
Kung meron ka mga bird feeding ano dyan, may lalagyan mo ng konting seeds, dadapuan at dadapuan niya ng ibon. Better, maglagay ka sa bahay mo kung may space ang birdhouse na maliit, na hindi na i-istorbo, pwede sila doon mamugad kasi wala na sila mapugaran, wala na mga puno. Proverbs 12:10, good people are kind to their animals, but a mean person is cruel. Meron ka makikita ang aso, ang tali, alambre sa leeg. I saw a dog one time na iikot-ikot, gutom na gutom, at nung tinawag ko, salamat lumapit, nakalubog sa leeg niya, alambre. Kasi maliit pa siyang tuta, alambre ang collar niya. Eh, lumaki na siya. Can you imagine na sa bawat paglaki niya, eh, sumasakit dahil lumulubog sa laman niya yung alambre. I had it removed. Ang sakit, nagtiis ang aso, tiniis niya. Tapos hindi na siya umalis. Nandun na siya forever with us. Eh, ang daming ganung hayop. Ang daming mga isda, ang daming mga turtles na napapasuot sa plastic na supot, din na sila makalabas, nasusuffocate na sila. Ang daming iniiwan ng mga mangingisda ng mga lambat sa dagat, lalo na lagot, nasira. Tapos napapasuot doon yung mga isda at na-entrap na sila forever. Ang daming ganyang cases. Kahit nga sa hayop, sabi ng Diyos, pagka ang hayop nagigiik ng mga grain, alam niyo nung araw yung mga mill ng bato na dinudurog yung mga grain, mga baka, mga beasts of burden ang nagpapaikot ng bato na yon. Deuteronomy 25:4, huwag niyong bubusalan ng bibig ng baka habang ito'y gumigiik. In other words, kung ginigiik ng baka yung mga grain, walang busal ang bibig niya, walang takip. Pwede siya dapat yumuko at kumain whenever the baka likes to eat. Diyos pa ang may sabi niyan. Ganyan niya kamahal. Matthew 12:11, sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? So ano itinuturo ni Jesus? Kindness to animals above religious tradition. Ganun kamahal ng Diyos sa mga hayop. That God even commissioned a donkey to talk to a prophet. Yung prophet na naliligaw ng landas, ang ginamit ng Diyos para kausapin siya, isang donkey. At nagsalita ang donkey. Needless to say, we have to be kind to plants. According to the studies, plants have intelligence. Plants remember and learn like water. Ang mga halaman, patuloy nilang sinusuri ang kanilang kapaligiran, lahat ng mga nakakasalat, nakakahipo sa kanila, at sila ay nagpapasya kung paano sila tutugon sa ganung mga pangyayari sa paligid nila. Ang ugat ng halaman, pag nakatama sa bato, ay iikutan niya yung bato hanggang makahanap siya uli ng malambot na lugar. May mga experiments sa mga halaman na nagre-respond talaga sila. Plants even respond to human words and thoughts. Kaya mga iba, kinakausap nila yung halaman, napagkakamala mo, ay may sira yata yung kapitbahay namin. Nagre-respond sila. There were experiments, at ito sa book na The Secret Life of Plants. And among many other studies, may halaman na inilagay nila sa isang kwarto, isang laboratory. Nilagyan nila ng mga pangsukat ng electrical activity at kung ano pa na inilalagay sa ulo mo pag tinetest yung brain mo. Tapos meron silang inutusan na isang lalaki, pumasok ka, tagain mong halaman. Pagpasok ng lalaki na intensyon niya, tagain yung halaman, na tense yung halaman, nakita doon sa mga ikinabit sa kanya na instruments, nagkaroon siya ng electrical activity, na panic siya. Tapos nung tatagain na siya, talaga ang lakas ng galaw ng mga pambasa ng movement sa nangyayari sa halaman. Tapos sinabi nung nag-experiment na, oh, huwag mo na ituloy, huwag mo tagain, biglang nag-relax yung halaman, nawala yung mga reading. Pagkatapos, meron silang isang inutusan na tao, pumasok ka, kunwari tatagain mo, pero huwag mo tutuloy. Pagpasok niya, hindi siya pinansin ng halaman. Alam ng halaman, kunwari lang. Diba, sabi nga nila, don't tell secrets in a vegetable garden because potatoes have eyes and corn have ears. Of course, iba naman yun. Pero yes, nagre-react sila. Kaya nga yung fig tree, sabi ni Jesus, naku, huwag ka na sanang mamunga pa kahit kailan. Naluoy ah. Nag-respond. Nagre-respond ang lahat ng buhay na bagay. Kaya mag-ingat-ingat tayo. Plants even communicate among themselves and with other creatures like fungi and even with animals by releasing through their roots, branches and leaves,
certain chemicals. Nag-uusap-usap sila. May mga studies, mga kapatid, ng isang puno na nasugatan, na tumba, nahirapan, tinutulungan siya ng mga ibang halaman na natiling malusog. Yung mga roots nila, nagkakabit-kabit, nagkukonek-konek, and through the other living organisms in the soil, they help nourish a fallen tree, they help nourish a sick plant. Nagtutulungan sila, mabuti pa sa tao. Yung naaamoy nyo sa bukid pag bagong tabas ang damo, actually, it's a chemical distress signal for plants. Na pag pinuputol sila, nagre-release sila ng amoy to warn the other plants around to get ready for it. At kung ano man ang preparasyon ang ginagawa ng iba, it works. Some plants, like tobacco, release a chemical. Pag kinangat-ngat-ngat yung dahon nila ng isang uri ng insekto, they release a certain chemical that attracts caterpillars para pumunta sa kanila at kainin nila yung insekto. Kumbaga, kinakain ako ng insektong ito, wala akong magawa kasi halaman ako, I will release a chemical na attractive sa mga caterpillar, magdadatingan sila, ay, may insect pala dito, kakainin nila insect, tumigil ang pagngat-ngat niya sa dahon. Nag-iisip sila. Plants have senses and feelings, tulad nila ba ng makahiya? Ang makahiya, o, tama, pag hinipo mo, nahihiyangat siya. Diba, dahan-dahan siya nagsasara? O, ang ganda-ganda niyan, kung meron kayo sa inyong dinner table, pero alam niyo yung makahiya, pag hinipo nyo, di sasara. Kasi akala niya may danger. Hipuin nyo ulit, wow, ang ganda. Sasara uli. Pag inulit nyo pa uli, hindi na siya sasara. Sabi ng makahiya, nek-nek mo. Pinapagod mo lang ako. Hindi naman to talaga danger, wala. Hindi na siya sasara. Marunong siyang matuto. Hindi katulad ng iba, nakakalimang papa na, hindi pa natuto. Yung makahiya natututo, yung Venus flytrap, yan, halaman yan. Ang pagkain niya, mga insekto. So, ina-attract niya ng matatamis na mga katas. Pero ang insekto ito, pag pumasok, da-da-da-dan, sumara na. Ganyan din na maraming pag-ibig, mga kapatid. Diba? Kala mo matamis, kakainin ka pala. Pero, nag-iisip yung halaman. Kung kailan siya sasara, buong-buo na ba na nasa loob ang insekto o kalahati pa lang, baka makalabas, marunong siya mag-isip. The pitcher plant. The pitcher plant has liquid inside it. Mga insect na attract, mahuhulog sila, iinumin nila, pero digestive juices na yon. The pitcher plant suddenly has lunch. Marunong silang dumiskarte. Of course, plants think to change forms. Nakita nyo yung sunflower? Kung nasaan yung sun, doon sila haharap. Yung halaman na nakaharap sa araw na nasa paso, gusto nyo yung torturein, paikutin nyo yung paso. O maglinis kayo, ibalik nyo na hindi nakaharap dati sa dati niyang hinaharapan. Kahit mapagod yon, babalik yon para humarap sa araw yung dahon niya. Kaya kung may nilinis kayong paso, inangat nyo, ibalik nyo sa dati para huwag na siyang mapagod na yung dahon, lingunin naman niya yung araw. Kasi yun at yun ang gagawin niya. Importante, even many plants assume camouflage. May mga halaman na nagmumukhang ibon, for whatever purpose nila yon, may nagmumukhang bato, may nagmumukhang ganyan, para sila mag-survive. Plants respond to music and other sounds. Yung mga Indian classical music, mga Vedic chants, nakakapagpalago ng Rosa chinensis. Maraming mga halaman in experiment, isinabmit sila sa melodic, beautiful melody music, lumago. May mga halaman, inilagay sila sa kwarto, nagpatugtog ng rock, naluoy. Kasi nga halaman ayaw sa rock. Lalo't kung ang gulo-gulo talaga. Nagre-respond sila. 1 Chronicles 16:33, umawit ang mga punong kahoy na nasa kagubatan sa pagdating ni Yahweh upang lahat ay hatulan. Literal ba to? Malay nyo. Totoo. Akala natin, talinghaga, yung pala nakakaawit nga sila. Why not? At nadidinig yun ng Diyos. Deuteronomy 20:19, kapag kinubkob nyo ang isang lungsod, ibig sabihin, militarily, pinaligiran nyo, gusto nyo siyang matagal na bantayan para nyo mas makuha yung city, huwag ninyong putulin ang mga punong kahoy doon kahit matagal na ninyong kinukubkob ang lugar na yon. Ang mga puno ay hindi nyo kaaway. Bagkus, makapagbibigay pa ito sa inyo ng pagkain, kaya huwag nyo itong puputulin. Napaka-specific ng instruction. Proverbs 27:18, take care of a tree and you will eat its fruit. John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga.
ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kahit dito sa talinghaga na sinabi ni Jesus na siya ang puno, ang sinasabi niya, ang buhay niyo nakadepende sa puno. Gawin yung physical, gawin yung biological, ang buhay talaga natin nakadepende sa plants. Apply it many ways. So do not needlessly, carelessly, greedily cut trees. Sa bawat punong pinuputol, kinukuha ng mga loggers, ay may libing na nagaganap sa mga hayop. Imagine niyo na ito ay libing. Nakikipaglibing ang lahat ng mga hayop na nawalan tirahan, nawalan ng ugat na tataguan, nawalan ng sangang dadapuan, nawalan ng puno na titirahan. Tapos ang mga tao, putol ng putol ng putol. Nakikita ninyo itong orangutan na ito, pinuputol ang gubat na tinitirahan niya. Mag-isa niyang ipinagtatanggol ang puno na kanyang tahanan laban sa mga makinarya ng tao. Pag kinuha mo yung kahoy niya, saan titira yung mga hayop na diyan tumatahan. Itong napakaliit na munting nilalang na ito, pinutol yung puno niyang tinitirhan. Nung balikan niya, putol na, hinahanap niya yung mga sanga, hinahanap niya ang pamilya niya. Nasa na? This squirrel is a symbol of so many animals that we deprive of habitat, of shelter, of home, of food, whenever we carelessly deforest our environment. Respect God. Live well as a race among many other creatures that God created. Be kind to earth. Isipin natin mga kapatid kung ano sa pang-araw-araw nating pamumuhay in practical terms ang magagawa natin para tumulong tayong alagaan itong daigdig na ibinigay ng Diyos, pigilan, kundi man lubos na puksain ang pagsira at ang pollution, at palaguin natin ang lahat ng mga bagay na lumalago. Sa bawat space na pwede, magtanim kayo ng halaman kahit sa lupa, sa inyong kuko. Kailangan maraming halaman. We need, according to studies, you need 40 trees for every human being para siya makahinga ng tama. E kung naubos na yung trees, saan tayo kukuha oxygen? Mag-isip-isip. Pag-isipan natin mga kapatid sa ating mga araw-araw na pamumuhay, paggamit ng mga plastic, paggamit ng mga disposable, ang walang habas na pagsira natin sa ating kaisa-isang tahanan at paglabag natin sa magandang kalooban ng Diyos. Ama namin, turuan niyo po kami na maging responsible caretakers of the earth. Ipakita niyo sa amin sa bawat hakbang na ginagawa namin sa practical sa pang-araw-araw na buhay kung paano kami makatutulong. At nang sa gayon, maluwalhati ang iyong pangalan at kami maging tunay na matapat sa iyo sa pag-aalaga sa iyong nilalang. Pagbulay-bulayan natin ang mga ito at ituring na bahagi ng isang tunay na pagsamba sa ating Diyos.